Pagbundol ng motorsiklo sa babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Mangaldan, Pangasinan, nahuli kam. Biktima sugatan. Tutukan sa report. Tumatawid ang kambal na dalagang ito sa pedestrian lane ng National Highway sa Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan nang mabundol ng motorsiklo ang isa sa kanila. Nakaladkad pa ang biktima. Sugatan ang biktima at kasalukuyang nasa paggamutan. Inako ng driver ng motorsiklo ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima. Paalaala naman sa mga motorista o single at saka tricycle na kung mayroong pedestrian lane, magmiminder man sila. Kasi siyempre, yung mga bata dyan, kung minsan tatawid na bigla, kaya kailangan hihinto sila o magmiminder sila. Sugatan ng 6 na taong gulang na batang lalaki matapos mabunggo ng motorsiklo habang patawid sa provincial road ng Kabigbigaan, Santo Domingo, Ilocosur. Wala pang pag-uusap sa pagitan ng rider at magulang ng biktima. Parang may fault din itong kan naka-Mio kasi hindi niya nakita yung kan o na-foresight yung dadaan. So yung naka-driver ng motorcycle, ma'am, wala siyang lisensya. At itong bata naman, ma'am, kasama niya yung magulang niya, pero nahuli yung bata kasi. Nabalian ng paa ang 20 anyos na estudyante matapos sumalpok ang minamaneho niyang motorsiklo sa isang SUV sa National Highway ng Tagudin, Ilocosur. Sa investigasyon, palikusan na sa kabilang lane ng SUV ng mabangga ng kasalubong na rider. Yung motorsiklo, sir, kasi nakainom siya, sir. Imbis na mag-precaution itong motorsiklo, siguro dahil sa sobrang kalisingan, sir, doon, sir, hindi niya namalayan, sir, na nabangga niya yung Fortuner, sir. Nagkaroon na ng inisyal na settlement ang dalawang partido. Panawagan ng otoridad maging responsable sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Joan Punsoy, One North Central Luzon.